Itinapon ni Patria ang kanyang boots na sapatos sa labas ng bintana. Pagkatapos ay umakyat siya doon saka dumaan sa railings ng kanilang bahay. Dumaos doon sa pababa hanggang sa makarating siya sa Bermuda grass kung saan naghihintay doon ang nauna na niyang boots. Panay ang tingin niya sa paligid para masiguro na walang nakakita sa kanyang pagtakas ng gabing yun. Nang maisuot na niya ang kanyang boots ay mabilis na siyang tumakbo patungo sa likurang gate ng kanilang mansyon. Siya si Patria Zambales, 28 years old. Mayaman at kilala ang kanyang pamilya sa Asia. Pagmamay-ari nila ang ZX clothing brand na tanyag sa buong Pilipinas at maging sa buong Asia. Subalit hindi niya gustong manahin ang clothing business na pinamana ng kanyang mga magulang. Wala ang puso niya sa mga damit, kundi ang puso niya ay sa maingay na lugar tulad ng isang bar. Gustong gusto ni Patria na magkaroon ng kanyang sariling disco bar kung saan siya mismo yung DJ, ang magpatugtog ng musika gamit ang mga iba't ibang plaka at mixer. She wants to be a well-known electronic music producer or DJ. Katulad na lamang ng kanyang idolong si Marshmello, ang pinakapaborito niyang remix ni Marshmello ay ang The Animal. Kaya para magawa ang gusto niyang gawin sa buhay at makamit ang kanyang pangarap ay tumatakas siya tuwing gabi mula sa kanilang mansyon. Swerte na lamang niya kung hindi siya mahuhuli ng mga bantay na nakapalibot sa kanilang bakuran. Pigil ni Patria ang kanyang hininga habang dahan-dahang binubuksan ang gate sa likuran ng kanilang bahay. Nang makalabas siya ay mabilis siyang tumakbo patungo sa nakaparadang sasakyan. Pagkabukas niya sa pinto ay palukso siyang pumasok sa loob at sinara yun. Go, Izel! Drive faster! Sigaw niya sa kaibigang si Izel na nakaupo sa driver's seat. Ilang beses siyang napamura nang makita sila ng mga bantay. Tumungo siya sa driver's seat at pinaurong si Izel na mukhang lutang payata sa mga sandaling yun. Nang mahawakan ni Patria ang manibela ay mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan. Slowly, Patria! Gusto ko pang mabuhay, please! Pagmamakaawa ng kaibigan niya na mahigpit ang kapit sa seatbelt. Napatawa si Patria at kinabig ang manibela pa kanan at dumaan siya sa isang masukal na daan palabas ng subdivision na yun. Thank you, Izel. Hindi naman tayo magmamadali ngayon kung agad mong pinatakbo yung kotse, no? Oh, yeah. I'm sorry about that. Nabigla lang ako pagpasok mo. Akala ko kung sinong magnanakaw. Nilingon niya ito at saka binigyan ng nakamamatay na tingin. Narinig niyang tumawa ng malakas ang babae dahil sa naging reaksyon niya. Pero agad din itong napalitan ng pagtili nang bilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Panay ang reklamo nito sa kanya sapagkat nahihilo na ito. At lahat na yatang pwedeng maalog sa buo nitong katawan ay naalog na. Panay din ang sigaw nito sa kanya na hinaan na niya ang pagpapatakbo dahil masisira na yung kotse. Sabog na sabog ang buhok ni Izel nang itigil niya ang sasakyan sa harap ng isang sikat na disco bar sa kanilang bayan. Pagkababa ay nakatanggap agad siya ng batok mula sa kaibigan. I hate you, Patria. Kung nakamamatay lang yung batok, kanina ka pa nakabulagta dyan. Tawang-tawa si Patria at inakbayan ng kaibigan. I love you too, my friend. Hinila na niya ito papasok sa disco bar. Agad siyang nakilala ng mga bouncer na naroon at ng ilang mga tao. Masaya silang sinalubong ng mga ito habang nakikipag-high five sa kanya. Pagdating niya sa gilid ng stage ay kumaway agad sa kanya ang kaibigang si Manuel na siyang DJ ng araw na yun. Nang makita siya nito ay iniwan nito ang electronic device at bumaba ng entablado. Niyakap siya ng mahigpit ng lalaki. You're here, Patria! Gusto mo bang tumugtog ngayong araw? Salubong agad nito sa kanya. Nagningning naman agad ang mata ni Patria. Of course! Yan lang din naman yung pinupunta ko dito, no? Ang makapagtugtog. The stage is all yours, my friend. Binigyan pa siya ng daan ni Manuel patungong stage. Sinuot niya ang kanyang maskara para hindi siya makilala ng mga tao na naroon. Pwera sa mga nakakakilala na sa kanya na naroon ng gabing yun. Paghawak niya sa mixer at sa iba pang electronic music device ay nanginginig ang kanyang mga daliri. Noon niya lamang naramdaman ang ganoong kaligayahan. Tumitibok ang puso niya sa sobrang saya. Hindi na niya napigilan ang mapaiyak nang magsimula nang pumuno ang sarili niyang tugtog sa apat na sulok ng bar. Gaya ng mga tao na naroon, ay sumigaw rin siya ng malakas at sumunod siya sa saliw ng musika.
Tanaw na tanaw niya ang kaibigang si Izel na nakayakap sa kaibigan niyang si Manuel. She almost forgot that the two are lovers. Mas nilakasan niya ang pagtugtog at sinabayan ng ilan pang mix na nababagay sa kantang Red ni Taylor Swift. Umindayog ang mga tao sa loob ng bar at nakikisigaw sa bawat beat ng musika. Nagwala siya at hinayaan ang sarili na sumunod sa bawat tugtog niyang ginagawa. Pinagsawa niya ang kanyang sarili sa kanyang musika. Pawis na pawis si Patria nang bumaba siya ng entablado. Agad siyang inabutan ng towel ni Izel. Tuwang-tuwa ito habang kaakbay si Manuel. That was so fun, Patria! Habang tumatagal, mas lalo ka nang gumagaling. Puri sa kanya ni Manuel. Umirap lamang siya dito. Thank you for the compliment, my friend. Kung hindi rin kasi dahil sa mga turo mo, hindi rin ako ganun kagaling, no? Ang tanong ngayon, paano ka makakauwi sa inyo? Paano kung malaman ng mga magulang mo na tumakas ka na naman? Singit ni Izel na puno ng pag-aalala sa mga mata nitong nakatingin sa kanya. Bumuntong hininga si Patricia at pinagwalang bahala ang tungkol sa kanyang mga magulang. Maya't maya pa ay ngumiti siya sa dalawa. Hindi yan. Kakayanin ko kung ano man ang consequences na ibibigay nila. Worth it naman yung pagtakas ko. Napatawa na lang ang dalawa niyang kaibigan dahil sa kanyang naging sagot. Alam na kasi ng mga ito na matigas ang kanyang ulo at handa niyang gawin at harapin ang lahat para lamang sa pangarap niyang maging DJ. Minsan ay tinatanong siya ng kanyang mga magulang kung bakit sa dinami-rami ng propesyon ay ang pagiging DJ pa ang pinipili nito. At ang palagi niyang sagot sa mga ito ay ang musika niya lamang ang nararamdaman niyang tunay na kalayaan. Ang kakaibang saya na naipapadama nito sa kanya kung sino ba talaga siya. Hinila niya ang dalawang kaibigan at tumungo sila sa dance floor. Kumuha naman ng alak si Manuel para sa kanilang dalawa ni Izel at para na rin sa sarili nito. Nung medyo nahihilo na sila ay nagdesisyon na silang umuwi. Pero hindi umuwi si Patricia sa kanila. Sa halip ay sumama siya sa condo ni Izel para doon magpalipas ng gabi. Dahil kapag umuwi siya sa kanila, malalaman ang mga magulang niya na tumakas na naman siya at uminom. Kinabukasan ay maagang nagising si Patria. Nag-shower lang siya sa condo ni Izel at saka bumihis ng damit. Naabutan siya ni Izel nang magising ito na humihigop na ng kape sa maliit na kusina nito. Wow! You're early today, ha? I need to. Para kung makarating na ako sa bahay, wala na sina mom at dad doon. For sure, pag malaman nilang I'm not home, paparusahan na naman nila ako. Good luck, my friend. Wika ni Izel sa kanya. Binato niya ito ng tissue na ikinatawa naman ni Izel. Inirapan niya ang kaibigan. Kahit kailan talaga ay wala itong suporta sa pagpapalakas ng loob niya. Sa halip ay mas pinapakaba pa siya nito. Pero kahit ganun ay mahal na mahal pa rin niya ang kaibigan niya. At handa siya nitong suportahan sa lahat ng gusto niyang gawin o sa kanyang mga pangarap sa buhay. Nang sumapit ang alas 7 ng umaga ay nagpaalam na siya dito. Kumuha siya ng taxi para ihatid siya sa kanilang subdivision. Halos isang oras ang biyahe bago siya nakarating sa kanila. Pagkababa niya ng taxi ay agad siyang nagpakawala ng malalim na hininga. Rinig na rinig niya ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Sumilip siya sa gate. Nang makita siya ng kanilang mga bodyguards ay agad siya nitong pinapasok sa loob. Agad niyang tinignan ang garahe para makita kung naroon pa ang kanyang mga magulang. Pero ganun na lamang ang pagpikit niya ng Marien nang makita ang kanyang daddy Trino at ang kanyang mommy Iya sa bukana ng kanilang mansyon. Malalim ang titig na binibigay nito sa kanya habang hinihintay siyang makalapit. Where have you been, Patria? Alam mo ba kung gaano kami nag-alala nang malaman naming nawawala ka na sa silid mo? Hinanap ka namin sa buong subdivision at sa lahat ng pwede mong puntahan pero wala ka doon. For God's sake, Patria! Yun agad ang salubong sa kanya ng kanyang daddy Trino. Samantalang ang kanyang mommy Iya ay nanatiling tahimik. Pero ang mga mata nito ay puno ng disappointment para sa kanya. I'm sorry, Dad. Umalis ako ng walang paalam. I'm just with my friends last night. Nagparty lang kami. That's all. Hindi na ako umuwi ng bahay dahil masyado ng late. Stop lying, Patria! We knew this morning where have you been last night? Sagot naman ang kanyang daddy. Napapikit na lamang si Patria at napakagat sa kanyang labi. Nakalimutan niya na may koneksyon ng mga magulang niya kaya naman nalaman agad nito kung saan siya kagabi. Let's get inside. We have to talk.
malamig na anyaya sa kanya ng kanyang mommy. Nang tumalikod na ang mga ito ay wala nang nagawa pa si Patria kundi ang pumasok na ng bahay. Pagdating nila sa sala ay napaupo siya kaharap ng mga magulang. Hindi siya makatingin sa mga mata nito kaya tagos sa pader ang paningin niya. Hinihintay ni Patria na magsalita ang mga ito dahil habang tumatagal ay mas nararamdaman niya ang tensyon. Hindi na namin alam kung ano pang gagawin namin sa iyo, Patria. Bakit ba hindi mo maintindihan na ikaw ang magiging mukha sa mga susunod na buwan ng ZX Clothing? Walang ibang magmamana ng kumpanya natin kundi ikaw lang. Please, do this for us, dear. Puno ng hinanakit na sambit ng kanyang ina. Sa wakas ay natagpuan na niya ang sarili na nakatingin ng diretso sa kanyang mga magulang. My heart is not belong to ZX Clothing, Mom. My heart is for music. Gusto kong maging electronic music producer. Anong makukuha mo dyan? Can't you understand that we're doing this for your own sake? Wala kang mapapala sa pagiging DJ, Patria. Kontra ng kanyang daddy Trino. Nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Oh yes, Dad. Para sa'yo, wala lang ang pagiging DJ. Maybe for you, it's cheap. But how about my feelings and passion for music? Hindi niyo ba yun maibigay sa akin? I can manage also to run the ZX Clothing. Basta payagan niyo lang akong makamit yung pangarap ko. Umiling-iling ang kanyang mga magulang. Mukhang buo na ang desisyon ng mga ito at hindi na niya makumbinsi pa. Ipapadala ka namin sa training, Patria. Magiging isa kang sales lady for a month. All you need to do is to market the items of ZX Clothing sa isang mall na pagmamay-ari ng isa sa kilalang pamilya sa buong Asia. Don't mess with this training, Patria. Napanganga si Patria nang marinig niya ang sinabi na yon ng kanyang daddy Trino. Umiling-iling siya. No! Hindi ako papayag! Wala ka nang magagawa, anak. Final na ang desisyon namin. Ipapadala ka namin ngayon doon sa Pasay. Wika ng kanyang ina. Nakiusap pa si Patria sa mga magulang niya na huwag nang ituloy ng mga ito ang gustong mangyari sa kanya. Pero wala na siyang nagawa nang matagpuan na niya ang sarili na kinakaladkad ng mga bodyguards papasok sa kanilang itim na van. Gusto niyang magalit at magwala. Napatawa na lamang siya ng malakas. Hindi akalain ni Patria na ang kasiyahan na mararamdaman niya kagabi ay panandalian lang. Mabuti na lang at sinulit niya ang pagdugdog kagabi. Dahil hindi niya inaasahan na magiging kalbaryo ang sasalubong sa kanya ng umagang yun. Pagdating niya sa Vesdasto Mall ay agad naman siyang sinalubong ng manager doon. Dinala siya nito sa kanyang titirhan na apartment pansamantala. Base sa mga nangyayari, hinuha ni Patria na matagal na talagang pinaghandaan ng kanyang mga magulang ang lahat. Pinagplanuhan talaga ng mga ito na papasukin siya bilang sales lady. Pagkarating niya sa apartment na pansamantalang tutuluyan niya ay naroon na ang ilan niyang mga gamit. Napailing na lamang siya at humiga sa kama. Ilang sandali pa matapos makarating sa lugar na yon, may narinig siyang katok. Bumangon siya at binuksan yung pinto. Sumalubong sa kanya ang manager na si Mr. Keen Sanchez. Ma'am, ito po yung magiging uniform niyo bilang sales lady. Please wear it today po, ma'am, because we will train you exactly at 10 today. What? Magte-training na ako ngayong araw mismo? Gulat niyang tanong dito. Yes, ma'am. Napamura ng malutong si Patria sa kanyang isipan sa naging sagot ng manager. Kinuha niya ang uniforme na binigay sa kanya at saka niya sinara ng malakas ang pinto. Labag man sa loob niya ang lahat ng mga nangyayari, ngunit wala na siyang magagawa kundi gawin ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Natagpuan na lamang ni Patricia ang sarili na nakikinig at nanonood sa manager habang pinapaliwanag nito sa kanya kung ano ang kanyang gagawin. Pagkatapos ng 2 oras ay binigyan siya ng lunch break nito. Tumungo siya sa manager at tinanong kung saan siya kukuha ng pagkain. Pwede ka pong bumili sa labas, Ms. Ambales, o kaya kumain sa mga karinderya o restaurant malapit sa Vedasco Mall. What? So hindi libre yung pagkain dito? Hindi ba kayo sinabihan ni na mom at dad tungkol sa pagkain ko? Gulat niyang tanong. Umiling si manager Kian bilang sagot sa kanya. Napapadyak na lang siya sa inis. Lumabas siya ng Vedasco Mall at tinignan ang wallet niya. 1,000 na lang yung natira sa wallet niya. Agad siyang tumungo sa malapit na ATM machine at sinubukan na mag-withdraw. Pero ang lahat ng cards niya ay decline. Why?
Why is this happening? Galit niyang sigaw. Kinuha ni Patria ang kanyang cellphone sa bulsa at tinawagan ang kanyang mommy Iya. Mom, what did you do? Kahit cards ko pinaklose mo? It's part of your training, my dear. Hindi ka tatayo sa sarili mong mga paa kung ganyan ka. Ang magiging sahod mo sa pagiging sales lady ay siyang gagamitin mo para sa pagbayad sa apartment mo at sa pagkain mo araw-araw. In this training, you will know the value of life, Patria. But Mom! Hindi na natuloy pa ni Patria ang kanyang sasabihin nang agad nang putuli ng mommy niya ang tawag. Napasabunot na lamang siya sa kanyang sariling buhok. Sa mga sandali na yon ay hindi na niya alam ang kanyang gagawin na hindi niya alam kung saan kakain. Bumalik si Patria sa loob ng Vedasco Mall pero natigilan siya nang matanaw ang mga grupo ng kalalakihan. Sa pagkakatanda niya, mga baggers ang mga ito nang ipakilala ito sa kanya ni Manager Kin. Nakita niya ang isang kubang lalaki na pinagtutulungan ng apat na lalaki. Habang pinagmamasdan niya ang pangyayari, ay nakuha ni Patria kung anong ginagawa ng apat na lalaki sa kuba na lalaki. Kitang-kita niya ang pangbabatok at panununtok ng mga ito sa kawawang lalaki. Napakuyom ang kamay ni Patria dahil sa inis. Simula pa noon, ayaw na niyang may nakikitang mga taong inaaway o kaya ay binubuli. Naranasan na niya kasi ang mabuli dati kung kaya't ramdam niya kung gaano yun kasakit. Lumapit siya sa mga ito at pinigilan ng isang lalaki na akma na sanang susuntukin ulit ang lalaking kuba na walang kalaban-laban. Nilingon siya ng mga ito at agad na napangisi ang lalaking hinawakan niya ang kamay. Ms. Zambales, ikaw pala, anong kailangan mo? Nakangisi nitong tanong sa kanya. Anong ginagawa niyo sa kanya? Hindi ba kayo naturuan ng tamang asal sa inyo? Tumawa ang apat na lalaki at tila hindi natakot ang mga ito sa sinabi niyang yun. Sa halip, ay tinignan siya ng malagkit ng lalaki na nasa kanyang harapan. Oh, baka gusto mo lang magpapansin sa amin. Madali lang naman kaming kausap. Pwede naman tayong magkita mamayang gabi. Sa inis ni Patria ay sinuntok niya ng malakas sa mukha ang lalaki. Natumba ang lalaki sa sahig ng Vedasco Mall. Gulat na gulat itong napatingin sa kanya. Tinulungan ito ng mga kasamahan na tumayo. Akma na sanang susuntukin din sana siya nito nang mahawakan niya agad ang braso nito. Binuhat niya ang lalaki at ibinagsak niya sa sahig. Sinakyan niya ito sa tiyan at sinakal sa leeg. Tandaan mo to. Simula ngayon, huwag yun ang awayin ng lalaking yan. Kung hindi, ako ang makakalaban niyo. Naiintindihan mo? Tumango ang lalaki na nahihirapan ng huminga. Binitawan niya ito tsaka tumayo na siya. Binalingan ni Patria ang lalaking kuba tsaka niya ito hinila sa kamay. Dinala niya ito palabas ng Vedasco Mall at iniwan nila ang apat na lalaki na hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Pagdating sa labas ay hinarap agad ni Patria ang lalaki. Agad itong yumuko at nanginginig. Huwag kang matakot sa akin. Hindi naman kita sasaktan. Isa lang ang masasabi ko sa'yo. Huwag mong hayaan na awayin ka lang nila. Dapat, lumaban ka. Sambit niya habang pinapasadahan ng tingin ang lalaki. May makapal itong salamin, kulot ang buhok at may malaking nunal sa kaliwang pisngi. May malaking bukol sa may bandang ibaba ng leeg nito, dahilan kung bakit kuba ito kung maglakad. Pero habang pinagmamasdan ng matagal ni Patria ang lalaki ay napapansin niyang gumagwapo ito sa paningin niya. Anong pangalan mo? Sa halip ay tanong niya nang hindi ito sumagot sa kanya. Doon na napatingin sa kanya ang lalaki ng diretso. Pero agad din itong umiwas ng tingin. Ala. Nauutal na sagot nito. Okay, Ala. Ako naman si Patria Zambales. Rian na lang yung tawag mo sa akin ha. By the way, dahil tinulungan kita kanina, para naman hindi mo maramdaman na may utang na loob ka sa akin, samahan mo na lang akong kumain ng tanghalian. Okay lang ba yon? Halata naman na ang gulat sa mga mata ni Ala nang tignan siya nito. Ayos lang ba sa'yo na kasama mo ko? Oo naman. Bakit? May problema ba doon? Hindi ka ba nahihiya? Isang kuba yung kasama mo. Baka ano yung sabihin sa'yo ng mga tao? Maganda ka tapos pangit ako. At kuba pa. Natawa na lamang si Patria sa sinabi ni Ala. And so, wala silang pakialam. Wala naman silang ambag sa buhay ko. Hayaan mo silang mag-usap o pag-usapan tayo. Tara na, kanina pa ako nagugutom eh. Wala na itong nagawa nang hilahin na siya ng babae.
pumasok sila sa isang karindriya. Pinagtinginan sila ng mga tao, pero wala roong pakialam si Patria. Humanap sila ng bakanteng mesa ni Ala. Agad silang nilapitan ng isang babae at nilista kung ano man yung kanilang gustong kainin. Ganoon na lamang ang gulat ni Patria na makita ang presyo ng mga pagkain. Ganito ba talaga kamura mga pagkain dito? Oo, Ria. Kaya makakatipid ka talaga kapag dito ka kumain. Sagot naman ni Ala na nasa mahinang boses. Kung ganon, ako nang mababayad ng pagkain mo ngayong araw. This is a nice place. Masarap din ba yung pagkain dito? Oo, Ria. Hindi ka magsisisi. Lalo nang in-order nating pagkain, siguradong masasarapan ka dun. Tsaka ako na yung magbabayad sa pagkain natin ngayong araw para sa pagtulong mo sa akin kanina. Inis na tinignan ni Patria si Ala na mga sandaling yun. I told you, ako na. Sa susunod na araw mo na lang ako ilibre. But today, let me pay for your lunch, okay? Wala nang nagawa pa si Ala kundi ang tumango sa kanyang sinabi. Napangiti si Patria at tinapik ang lalaki sa balikat. Nang dumating ang pagkain nila, ay nagsimula na silang kumain. At habang kumakain na hindi maiwasan ni Patria ang maglabas ng kanyang sama ng loob kay Ala. Hindi alam ni Patria kung bakit ang gaan ng loob niya sa lalaki. Sa mga oras na yon ay nakapalagayan na niya ito ng loob. Naramdaman niya kasi na mapagkakatiwalaan niya ito. At ito ay isang tipo ng tao na walang panghuhusga at handang makinig sa mga hinain niya. Gulat na gulat lamang ito nang makilala siyang si Patricia Zambales. Pero sinabi niya sa lalaki na ituring lamang siya nitong normal na tao. Sa maikling panahon ay naging magkaibigan na si Patricia at Ala. Palagi nga silang magkasama sa trabaho. Si Patricia mismo ang nagre-request kay Manager Keen na maging personal bagger na niya si Ala kapag oras ng kanyang trabaho. Hindi naman tumanggi si Manager Keen, sa halip ay natuwa pa ito. Isang umaga ay naging abala sa pagbabagger si Ala. Samantala si Patria naman ay abala rin sa pagpapunch ng items na binili ng isang customer. Ang isang lalaking mataba ay biglang nabundol ni Ala sa braso. Nagalit ito at bigla na lamang tinulak ng malakas si Ala. Nakita ni Patria ang lahat ng nangyari. Iniwan niya ang hawak niyang gatas tsaka siya tumungo sa pinagbagsakan ni Ala. Tinulungan niya itong tumayo. Tumingin ka nga sa paligid mo! Pangit at kuba ka na nga! Ang lampa mo pa! Bakit tumatanggap ang mall na to ng isang katulad mo? Malakas na sigaw ng lalaking mataba habang nanlalaki ang mga mata nito. Sandali naman ho, Manong. Hindi naman niya sinasadya na mabundol siya ng braso mo. Pwede mo naman siyang pagsabihan o kaya tanungin. Hindi yung basta-basta mo nalang siyang itutulak. Galit na sigaw ni Patria sa matabang mama. Huwag kang mangialam dito kung ayaw mong itulak din kita kagaya ng bagger niyo. San ba yung manager niyo dito at magrereklamo ako? Napakuyom ang kamay ni Patria dahil sa galit. Nilingon niya si Ala nang mahawakan siya nito sa kanyang braso. Umiling-iling ito. Parang gusto sa kanyang ipaabot na kailangan niyang kumalma at huwag nang sabayan ang init ng ulo ng matabang lalaki. Natanaw ni Patria si Manager Keen na patungo na sa kanilang direksyon. Alam niya na nakita nito ang buong pangyayari. Kaya wala siyang pinalampas na pagkakataon. At malakas niyang sinipa ang matabang lalaki sa tiyan nito. Kaya naman agad itong bumagsak sa sahig. Nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa kanya at hindi makapaniwala sa pambihirang lakas niya. Oops! Sorry! Natamaan ho yata kayo ng paa ko. Huwag ka ho sanang humaharang sa daan. Matuto ka po sanang tumabi o lumugar. Pang-aasar pa nito. Sumigaw ng malakas ang lalaki dahil sa inis at galit para sa kanya. Kung nakamamatay lang ang tinging ipinukol sa kanya ng matabang lalaki ay paniguradong nakabulagta na siya sa sahig. Pinagtitinginan na sila ng mga tao doon. Ang ilan ay nagsasabi na deserve ng matandang lalaki ang nangyari at ang iba naman ay nagalit sa kanyang ginawa. Pero walang pakialam doon si Patria. Sanay na siyang pagsabihan na maldita siya at walang puso. Masyado daw siyang nagmamarunong at lalaki kung kumilos. Ngunit hindi na niya yun pinansin, kinakailangan niyang maging matapang para hindi na ulit siya apihin tulad dati. Pagdating ni Manager Keen ay pinakaladkad nito sa bodyguards ang matabang lalaki. Siya naman at si Ala ay pinapunta sa office ng staff. Pagdating nila sa office staff ay agad na nagpasalamat sa kanya si Ala. Salamat sa ginawa mong pagtanggol sa akin kanina, Ria. Pero hindi mo na sana yun ginawa. Ito tuloy at mukhang nanganganib pang reputasyon mo dahil sa akin. Wika pa nito. Umirap siya kay Ala. Ano ka ba? Wala yun, no? Isa pa,
Kahit sino man na kaibigan mo ay gagawin yon para sa'yo. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Kung sa bagay. Pero salamat talaga, Ria. Nga pala, saan ka natuto ng ganoong atake? Mukhang alam na alam mo talaga ang tamang anggulo. Inakbayan bigla ni Patria si Ala. Ay oo nga pala, hindi ko pa pala nasasabi sa'yo. Dati akong black belter sa taekwondo, kaya marami akong alam sa pagkikipaglaban. Tuwang-tuwa naman na tumango sa kanya si Ala. Makaraan ng ilang sandali ng kanilang pagkukwentuhan na dalawa, ay dumating na si Manager Keen. Binalita sa kanilang dalawa ni Manager Keen na nakausap na nito ang matabang lalaki. Sinabi nito na walang kasalanan si Ala kundi ang lalaki. Subalit sa ginawa mo, Patria, hindi yun tama. Mabuti na lang at napakiusapan ko yung lalaki na ang kumpanya na ang magbabayad sa mga pinamili niya bilang compensation sa ginawa mo. Pinalampas naman niya yung ginawa mo at saka tinanggap yung offer. Sa susunod, Patria, please be mindful sa mga actions mong gagawin, lalo na sa ganitong sitwasyon. You should think first and calm yourself. Tumaas ang kilay ni Patria sa sinabi ni Manager Keen. Hindi niya inaasahan na yun ang sasabihin nito sa kanya. What? It's not right that the customer are always right, Mr. Keen. You should view also your employee situation. It's not fair. Hindi palaging sa empleyado isisisi ang lahat dahil empleyado nyo lang sila. Why? Dahil nagtatrabaho lang sila kaya ganun na lang nila apak-apakan yung tulad ni Ala? Napatitig sa kanya si Manager Keen at saka bumuntong hininga. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin, Patria. Now, go to your apartment. Kayong dalawa ni Ala. Hindi na muna kayo papasok ngayong araw hanggang bukas. Bago pa makakontra si Patria kay Manager Keen ay tumalikod na ito at lumabas ng office staff. Pasensya ka na, Ria. Nadamay ka pa dahil sa akin. Napurnada tuloy yung trabaho mo ngayong araw hanggang bukas. Paghingi agad ni Ala ng paumanhin sa kanya. Ngumiti si Patria at inakbayan si Ala. Wala yun. Ayaw mo nun? May pahinga tayo. Ang mahalaga ay may sweldo tayo kahit nagpapahinga. Napatawa na lamang sa kanya si Ala. Sige, saan mo gustong pumunta ngayong araw? Libre kita ng lunch. Biglang kumalam ang sikmura ni Patria. Agad siyang pumayag sa alok na yon ni Ala. Lumabas sila ng Vedasco Mall at agad na tumungo sa palagi nilang kinakainan na karindriya. Pagkatapos nilang kumain na dalawa ay niyaya niya si Ala na umuwi sa kanilang apartment. Hinatid siya nito sa tinutuluyan niyang apartment. Hanggang sa pintuan lamang si Ala. Akma na sanang papasok si Patria sa loob nang pigilan siya nito. Ria, pwede bang lumabas tayong dalawa mamaya? Maipapakita sana akong lugar at sasabihin sa'yo. Kung okay lang. Pero kung ayaw mo, okay lang naman sa akin. Kinakabahan itong tanong sa kanya. Napangiti si Patria. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatitig kay Ala. Agad siyang napahawak doon at lumunok ng malalim. Sige, magkita na lang tayo mamaya sa labasan. Anong oras ba? Ite-text na lang kita mamaya. Salamat, Ria. Sige ha, alis na ako. Mag-iingat ka. Sagot at mabilis na paalam sa kanya ni Ala. Nagkanda-dapada pa ito patakbo papalayo sa kanya habang panay ang lingon nito sa kanya. Napatawa ng bahagya si Patria at umiling-iling. Ang cute niyang magyayaning date. Bulong ni Patria sa sarili. Pumasok na siya sa kanyang apartment at isinara ang pinto. Napasandal siya sa pinto at pinakiramdaman ng kanyang dibdib. Ang lakas ng tibok noon at pakiramdam niya ay nakalutang siya sa ulap. Ngumiti siya mag-isa at kinikilig sa tuwing iisipin niya ang mga bagay na ginagawa sa kanya ni Ala. Palagi siya nitong ipinagbibili ng pagkain o kaya naman ay pinagbubuksan siya ng pinto sa mall. At lahat ng mga mabubuting ginagawa nito sa kanya. Akala ni Patricia nung unay atraksyon at nababaitan lamang siya kay Ala. Pero nitong mga nakaraang araw ay hindi na niya maintindihan ang kanyang sarili. Maybe I am falling in love with Ala? Tanong niya sa kawalan. At nang ma-realize niyang sagot ay nagsisipa siya dahil sa excitement. Nilinis ni Patria ang kanyang buong apartment habang pinapalipas ang oras. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ala. Sinabi nito sa text na susunduin siya nito mamaya ng alas 6 sa kanyang apartment. Kaya naman ginawa na lahat ni Patricia ang kinakailangan na gawin para mamayang gabi ay wala na siyang gagawin
kundi ituon ang lahat sa oras niya kay Ala. Marami siyang mga bagay na natutunan kay Ala. Yun ay ang pahalagahan ang bawat araw at oras sa buhay. Pahalagahan at maging masaya sa kung ano ang meron ka sa buhay. Mahirap man o mayaman, kinakailangan na walang mas nakakaangat at walang nasa lupa. Lahat dapat ay pantay-pantay. Kinakailangan na mahalin ang mga taong handang protektahan siya sa kahit na anong bagay, tulad ng mga magulang niya. Ipinaliwanag din sa kanya ni Ala na marahil daw ay ginagawa ng mga magulang niya ang lahat dahil mahal siya ng mga ito. Marahil raw ipapamana sa kanya ng mga magulang niya ang kanilang clothing business para hindi mapunta sa wala ang pinaghirapan ng mga ito ng ilang dekada. Kaya pahalagaan mo kung anong meron kayo, Rhea. Pwede mo namang tuparin yung pagiging DJ mo habang pinapatakbo mo yung clothing business niyo. Kaya mo yan, ikaw pa. Kapag matapos ang training mo dito sa mall, kausapin mo yung mga magulang mo para maintindihan mo rin sila. Baka hindi lang kayo nagkakaintindihan. That day, nakaramdam ng kakaibang damdamin sa Patria para kay Ala. Napahanga siya dahil mabuti ang kalooban nito. At parang gusto na niyang ingatan ang lalaki habang buhay. Pagsapit ng alas 5 ay agad nang nagbihis si Patria. Sinuot niya ang kanyang favorite na outfit. Isang crop top na kulay green, itim na cargo pants at saka itim na boots. Nilugay niya ang kanyang maalon-alon na buhok na hanggang kanyang siko. Naglagay na rin siya ng makeup. Nang tignan niya ang sarili sa harap ng salamin ay napangiti siya. Oh, come on. I will make you fall in love with me, Ala. Pilya niyang sambit. Ilang sandali pa ay nakarinig na siya ng katok mula sa labas. Hinablot niya ang kanyang bag na nakapatong sa ibabaw ng kanyang kama at mabilis na nagpasabog ng pabango sa kanyang buong katawan. Pagdating niya sa sala ay binuksan niya agad ang pinto ng kanyang apartment. Sumalubong sa kanya si Ala na nakasuot ng itim na polo shirt at itim ding pants. Napatingin siya sa sapatos nito at kulay itim din yun. Wow, you look good in black, Ala. Puri niya dito. Kitang-kita ni Patria ang pamumula ng tenga nito. Thank you, Rhea. Ikaw rin, ang ganda mo ngayon. Hindi. Araw-araw ka namang maganda. Mas gumanda ka lang ngayong gabi. Napatawa na lamang si Patria sa sinabi ni Ala. Niyaya na siya nito na umalis para pumunta sa lugar na pagdadalhan nito sa kanya. Sa halos kalahating oras ng pagsakay nila sa tricycle, ay huminto sila sa harap ng isang maliwanag na fountain. Pagkababa ng tricycle ay inalalayan siya ni Ala na tumungo sa plaza sa isang bayan ng Pasay. Maraming tao ang tumambay doon. Masaya ang mga ito. Dito ka na lang muna, Rhea. Bibili lang ako na makakain natin. Wika ni Ala nang makaupo sila sa isang bench na bakante at walang tao. Tumango si Patria kay Ala. Ngumiti ang lalaki at umalis. Abot na lamang ni Patria ito ng tingin. Natutuwa siya dahil itinuturing siyang espesyal nito. Habang naghihintay kay Ala ay pinagsawa ni Patria ang kanyang mga mata sa magandang fountain. Sumunod sa indayog ng musika ang tubig. Naalala na naman niya ang kanyang pangarap na maging DJ. Pagdating ni Ala ay may daladala itong malaking paper bag. Nilapag nito yan sa gilid ng upuan at saka inilabas ang laman nun. Agad na nagkasalubong ang kilay ni Patria dahil noon lamang niya nakita ang pagkaing dala ni Ala. Napansin naman ng lalaki ang pagkunot ng kanyang noo. Sorry, hindi ka ba kumakain ng ham silog tsaka fried noodles? Pasensya ka na, hindi kita tinanong. No, it's okay. I want to try that. Talaga? Baka hindi ka sanay kumain ng ganito. Akin na, kumain na tayo. Like I said, it's fine, okay? Sayang naman to, no? Ang pinambili mo dito, sahod mo, sa trabaho mo. Kaya maraming salamat, Ala. Napangiti si Ala dahil sa sinabi niyang yun. Salamat din sa pagpaunlak ng imbitasyon ko, Rhea. Hindi ko akalain na papayag kang lumabas kasama ako. Maraming salamat dahil hindi mo ko kinakahiya. Inabot ni Ala ang ham silog sa kanya. Agad na kinuha yun ni Patria at saka inamoy. Tinignan niya si Ala at saka nginitian. Hindi ka naman kahiyahiyang kasama, Ala. Ako nga dapat yung magpapasalamat sa'yo dahil natitiis mo yung pakasamahan ako kahit na ang sama-sama ng ugali ko minsan. Sumubo siya ng fried rice kasama ang ham tsaka hotdog. Pagkaraan ng ilang sandali ay nanlaki ang mga mata niya na nakatingin kay Ala. Wow! Hindi makapaniwala si Patria sa sarap ng ham silog. Naubos niya yun agad-agad. Sinunod pa niya yung fried noodles na noon pa lamang niya matitikman.
hindi siya makapaniwala na may ganoong kasarap na pagkaing binibenta sa paligid. Wow! These foods are all good, Ala! Mukhang asarap araw-arawin! Komento niya matapos silang kumain. Natawa naman ang bahagya si Ala na naging musika sa tenga ni Patria. Marami pang street foods ditong binibenta, Ria. Alam mo ba na nagpapakahirap ang mga taong yan magbenta sa araw-araw hanggang gabi para kumita ng pera at makarao sa isang araw? Bawat isa sa kanila, may iba't ibang kwento na pinagdadaanan. Napatingin si Patria sa taong nagbebenta ng street food sa gilid ng kalsada at ng plaza. Hindi siya makapaniwala na masasabi niyang swerte siya sa buhay. Tapos sa payong umaayaw sa pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Alam mo ba ng ilang mga taong naging successful sa buhay ay pinagdaanan din ng ganyang sitwasyon? Pinaghirapan din nilang akyatin ang napakahaba at napakataas na hagdan bago sila nakarating sa tuktok. Hindi natin alam kung ilang beses na silang nahulog o nadapa. Hindi natin alam kung anong pinagdaanan nila sa buhay kung hindi natin ilalagay yung sarili natin sa kanila. Dahil sa mga nasabi na yun ni Ala ay napaisip ng malalim si Patria. Habang pinagmamasdan niya ang mga tao ay naaawa siya sa mga ito. Hinahangad niya na makaahon din ang mga ito mula sa hirap. Bigla na lamang dumaan sa isipan ni Patria ang mga kwento ng kanyang mommy at daddy. Sa naaalala niya na kwento ng mga magulang niya na nag-struggle din sila sa buhay before becoming successful in life. Kaya maging successful tayo sa kung anong meron tayo ngayon, Ria. We should be thankful and cherish it from today. Pagpapatuloy pa ni Ala. Napatingin si Patria sa lalaki. Tinignan niya ang mga mata nito. May kung anong emosyon ang humahatak sa kanya sa mga sandaling yun. Para siyang tinatawag na mga mata ni Ala at unti-unting kinukuha ang kaluluwa ng buong puso niya. How can you be so kind and thoughtful, Ala? Bakit ang dami mong alam sa buhay na naturo mo na sa akin? Pinagsisisihan ko na tuloy yung lahat na mga pinaggagawa ko noon. Inis niyang sambit pero nakangiti. Bigla namang nag-alala ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. I'm sorry, Ria. Hindi ko sinasadya. Sinabi ko lang yung mga opinyon ko sa buhay. Hindi ko sinasadya na maapektuhan ka at makaramdam ng pagsisisi. Don't mind about that, Ala. Ang mahalaga, marami akong natutunan. At wala kang kasalanan doon. Napatigil si Patria sa pagsasalita at naalala ang isang bagay. Oo nga pala. Sinabi mo kanina na may gusto kang sabihin sa akin? Ano yun? Umiwas ng tingin sa kanya si Ala. Napansin niya ang paglikot ng kamay nito at ang panginginig ng tuhod. Mukhang hindi ka pahanda. Mamaya na lang. Mag-ikot-ikot na muna tayo dito sa plaza. Agad niyang bawi nang hindi nakapagsalita si Ala sa tanong niya. Aligaga na tumango sa kanya si Ala. Inalalayan siya nitong tumayo hanggang sa kanilang paglalakad na dalawa. Nilibot nila ang buong plaza. Naglaro pa silang dalawa ni Ala sa isang arcade, subalit hindi naman sila nanalo. Noong matapos at mapagod ay nagpahinga muna silang dalawa. Umupo sila sa isang bench na nasa ilalim ng punong kahoy. Muling tinanong ni Patricia kung ano ang sasabihin sa kanya ni Ala. Naroon na naman ang panginginig ng mga kamay ng lalaki. Bakit ba mukha kang kinakabahan? Alam mo, kung ano man yan, huwag mo nang ituloy kung natatakot ka. Marami pa namang mga araw. Wika ni Patria at tinapik ang balikat ni Ala. Hindi. Sasabihin ko na to sa'yo, Ria. Hindi ko na kayang palampasin pa ang araw na to. Diretsong tumingin sa kanyang mga mata si Ala. At hindi man lang ito kumurap-kurap. Ria, parang nagugustuhan na yata kita. Hindi pala. Mukhang mahal na yata kita. Pagkarinig ni Patria, sa pagtatapat na yun ni Ala ay hindi siya nakapagsalita. Gulat na gulat siya habang nakatitig dito. Bakiramdam niya ay may kung anong sumabog sa dibdib niya at nagdiriwang yun. Maya-maya pa'y umiling-iling siya. Ang balak din sana ni Patria sa mga sandaling yun ay ang umamin din kay Ala. Pero naunahan siya nito nang hindi siya makapaniwala sa bagay na yun. Pasensya ka na, Ria. Gusto ko lang malaman mo ang totoo. Kung hindi ka komportable sa akin simula ngayong gabi, iiwasan kita. Lalayo ako mula sa'yo. Wala pa nga akong sinasabi, ah. Bakit mo ba ako pinapangunahan? Dahil alam ko na hindi mo naman ako magugustuhan.
Dahil sa kuba ako at hindi na pinatapos pa ni Patria na magsalita si Ala at hinalikan na niya ito sa mga labi. Kitang-kita ni Patria ang paglaki ng mga mata nito dahil sa gulat. Ramdam din niya ang pagka-estatwa nito sa kinauupuan. Nang pakawala na niya si Ala ay tulala pa rin ito. Gusto na rin kita, Ala. Kung bakit? There are many reasons why. But one thing is for sure. It's because I felt it. Ganun naman ang pag-ibig, Ala. Kusa mo na lamang mararamdaman. Tumango si Ala sa kanya. Ang lapad na nangiti nito sa labi. Bigla na lamang siya nitong niyakap ng mahigpit. Ilang beses siyang hinalikan sa kanyang pisngi habang nagpapasalamat. Magkahawak kamay sina Ala at Patria habang naglalakad sa daan patungo sa apartment ni Patria. Kapwa sila nakangiti sa isa't isa. Sinusulit ang bawat sandali bilang magkarelasyon. Tinignan ni Patria si Ala. Gusto niya sana itong halikan sa pisngi nang bigla na lamang siyang nadula sa kanyang paglalakad. Mabuti na lamang at nasalo agad siya ni Ala. Pero nahila niya rin ito sa damit dahilan para bumagsak silang dalawa sa malubak na kalsada. Itinukod ni Ala ang dalawa nitong kamay sa magkabila niyang ulo. Napatitig si Patria sa mga kamay ni Ala at sa mga labi nito. Lumunok siya ng ilang beses. Unti-unting inilapit ng dalawa ang mukha sa isa't isa. Malapit na sana silang magkahalika ni Ala nang makarinig sila ng isang tahol ng aso. Naitulak niya ng mabilis si Ala nang makita ang aso na tumatahol at tumatakbo papunta sa kanilang direksyon. Hinila niya si Ala at isinama ito sa pagtakbo. Bilisan mo, Ala! Takot na sigaw niya. Malapit na ang aso patungo sa kanila. Konting-konti na lang at makakagat na siya nito sa kanyang binti. Sandali lang, Ria! Pigil naman sa kanya ni Ala pero hindi siya nakinig dito. Malapit na sila sa harapan ng kanyang apartment nang sumigaw ng malakas si Ala sa aso. Panda! Sit! Napatigil si Patria na makita niyang tumigil ang aso at nilalabas pa nito ang dila. Ang kaninang galit na aso sa kanya ay parang isang maamong tupa na mga sandaling yun. What the? Aso mo yan? Gulat na tanong ni Patria kay Ala. Tumango ang lalaki bilang sagot. Binaling niyang muli ang tingin sa aso na itim ang tenga at balahibo nito sa mga mata. Ilang sandali pa ay napatawa na lamang si Patria. Oh my gosh! Grabe yung kaba ko na malapit na sa paa ko! Hindi pa rin makapaniwala niyang sambit. Narinig niyang tumawa ng bahagya si Ala. Akala niya siguro may gagawin kang masama sa akin. Selosa kasi yan. Pero huwag kang mag-alala. Mabait naman tong si Panda. Hinatid na siya sa harap ng kanyang apartment ni Ala. So, let's call it a night. Thank you so much, Ala. And about us, we are really official. Tumango ito tsaka hinawakan ng kanyang kamay. Napasinghap si Patria nang halikan ni Ala ang likod ng kanyang kamay. Thank you din sa pagtitiwala sa akin, Ria. Gagawin kong makakaya ko para hindi masira yung tiwalang binigay mo sa akin. Sa sobrang saya ni Patria, ay niyakap niya ng mahigpit si Ala. Pagkawala niya rito ay tinignan niya ito sa mga mata. Unti-unting naglapit ang kanilang mukha. Malapit na sanang dumampi ang kanilang mga labi sa isa't isa. Nang isang malakas na tahol na naman ang sunod-sunod na ginawa ng aso ni Ala. Oo na, hindi ko naman aagawin yung amo mo eh, natatawang sambit ni Patria sa aso. Kumawag ang buntot nito habang nakatingin sa kanya. Sige Ria, mauna na kami ni Panda. Bukas na lang ulit. Good night at sweet dreams. Good night Ala and sweet dreams. Makaraan ng ilang araw ay nanatiling matibay ang relasyon nilang dalawa ni Ala. Alagang-alaga siya ng lalaki sa kanilang trabaho. Pinagluluto siya nito ng almusal, tanghalian at maging hapunan. Kung minsan ay lumalabas din silang dalawa ni Ala para mag-date. At sa bawat araw na yon ay masayang-masaya silang dalawang magkasintahan. Naging mabuti rin sa trabaho niya si Patria. Mas natutunan niya ang kalakaran ng buhay at kung paano makarao sa isang araw. Marami rin sa kanyang itinuro si Ala, tulad ng pagpapahalaga sa buhay, sa kanyang trabaho at sa kanyang mga magulang at kapwa. Marami rin siyang natutunan sa kanyang mga kasamahan na sales lady sa Vedasco Mall. Kaya naman alam na niya lahat kung bakit siya doon pinadala ng kanyang mga magulang. Isang araw habang lunch break ay pinatawag si Patria ni Manager Keen sa office nito. Pagdating doon ay agad nitong sinabi sa kanya ang magandang balita. Congratulations, Miss Patria Zambales. You passed. Tapos na ang training mo. Pwede ka nang makauwi sa inyo. I already informed your parents about this. And they are happy to see you.
Hindi makapaniwala si Patria sa kanyang narinig mula kay Manager Keen, pero kalaunan ay naproseso rin sa kanya ang lahat. Thank you so much, Manager Keen. Marami akong natutunan sa pamamalakad niyo dito. And I'm thankful that it helped me grow. Nakipagkamay siya dito, tinapik naman siya nito sa balikat. Pagkalabas ng office ay masayang masaya si Patria, pero hindi niya rin maiwasan ang maging malungkot dahil kahit papano ay napapalapit na rin sa kanya ang kasamahan niya doon sa mall. Kasunod niyang lumabas si Manager Keen. Pinasunod siya nito sa office staff. Doon, ibinalita ni Manager Keen ang tungkol sa kanyang pag-alis. Maraming nalungkot dahil sa balitang yun. Niyakap niya isa-isa ang mga kasamahan niya. Hindi napigilan ni Patria ang maiyak habang nagpapasalamat siya sa mga ito at nagpapaalam. Pagkatapos niyang magpaalam sa mga ito ay lumabas na siya ng silid. Paglabas niya ng Vedasco Mall ay nakita niya na naghihintay doon si Ala. Ibinalita niya sa lalaki na tapos na ang training niya. Congratulations, Rhea. Proud na proud ako sa'yo. Masaya ako dahil marami ka nang natutunan sa buhay. Oo, at hindi naman yun mangyayari kung hindi dahil sa'yo. Oo nga pala, mamayang hapon na yung alis ko. Babalik na ako sa amin sa Quezon. Pwede ka bang sumama sa akin? Gusto kitang ipakilala sa mga magulang ko. Kitang-kita ni Patria ang gulat na bumakas sa mukha ni Ala. Para itong namutla dahil sa sinabi niya. Ha? Pero kung hindi ka pa handa, naharapin sila, okay lang naman. May mga susunod pa namang araw. Hindi naman kita minamadali. Tumango si Ala sa kanya at saka ngumiti. Wala itong salita hanggang sa maihatid siya nito sa sakayan ng taxi. Pagsapit ng hapon ay nakahanda na ang mga gamit ni Patria. Naghihintay na lamang siya ng sundo niya. Panay ang tingin niya sa kanyang cellphone. Nagbabaka sakali siyang may text sa kanya si Ala, pero sa mga sandaling yun wala pa rin. Pinadalhan na niya ito ng mensahe kanina na aalis na siya. Pero wala man lang itong reply sa kanya. Naghintay pa siya ng isang oras pero hindi dumating ang lalaki. Ano? Naduwag na ba siya? Wala nang nagawa pa si Patria kundi ang lumabas na ng kanyang apartment para sumakay sa sundo niyang itim na kotse. Tinulungan siya ng kanyang driver na kargahin ang mga gamit niya. Papasok na sana siya sa loob nang may bigla sa kanyang pumigil. Paglingon niya ay humihingal na si Ala na sumalubong sa kanya. Agad na napangiti si Patria at niyakap ang lalaki. Akala ko hindi ka na darating. Handa na ako. Handa na akong harapin ang mga magulang mo. Umiti si Patria at tumango sa lalaki. Hinawakan niya sa kamay si Ala at hinila na ito papasok sa kotse. Pagkaraan ng halos ilang oras na biyahe ay nakarating na sila sa harap ng isang malaking mansyon. Hawak-hawak ni Patria ng mahigpit ang kamay ni Ala habang papasok sila sa loob ng bahay. Pagdating sa sala ay agad siyang sinalubong ng kanyang mommy Iya at ang kanyang daddy Trino. Congratulations anak! You did well! Bati sa kanya ng kanyang daddy. Sana hindi kami nagkamaling pinadala ka namin doon anak. Sana marami kang natutunan. Dugtong naman ng kanyang mommy Iya. I have learned so much dad, mom. Especially from this man. Sagot panimula niya. Pleased to meet my boyfriend mom, dad. Ala, Aladdin Vedasco. Pagpapatuloy ni Aladdin sa kanyang pagpapakilala dito. Nakanganga lamang si Patria habang unti-unting kinakalas ni Aladdin ang mga in-disguise nito. Kinuha nito ang makapal na salaming suot, maging ang wig at ang isang tela na nasa likuran nito para magmistulang may bukol ito sa likod. Pinakatitigan niya ang lalaki at gulat na gulat siya na napakagwapo nito. Hindi ito isang kuba, kundi tuwid itong tumayo. Nakilala na niya ang lalaki at walang iba kundi si Aladdin Vedasco, ang siyang may-ari ng Vedasco Mall at isa sa mayaman na tao sa buong Asia. Mas mayaman pa ito sa kanila. What the? Anong ibig sabihin ito? Kumuyom ang kamay niya nang mapagtanto na niloko lamang siya ni Ala. Rhea, I am Aladdin Vedasco. Nagpanggap ako bilang isang ordinaryong kuba upang matulungan ka sa training mo. Your parents asked me to help them to make you realize what life is. I'm sorry kung hindi agad ako umamin. Kung plinano nyo lang pala, sa simula pa lang, palabas lang pala ang lahat ng to? Pati yung pagtatapat mo sa akin na mahal mo ko. Ay palabas lang din ba yun? Malakas na sigaw niya kay Aladdin. Agad na umiling ang lalaki. No, Rhea. My feelings for you is real. Totoong mahal kita.
at lahat ng pinadama ko at pinakita sa'yo ay totoo. Hindi yun parte ng plano. Tumawa ng hilaw si Patria at umiling-iling. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Galit, inis at gigil kay Aladdin at sa mga magulang niya. Tinitigan niya ng blanko si Aladdin. Do you think I will believe you? Umalis ka na, Ala. Hindi kita gustong makita. Anak, walang kasalanan si Aladdin dito. We ask him to help us train you. Pigil pa ng kanyang Daddy Trinos sa kanya. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay nang hawakan yun ni Aladdin. Ayaw ko muna kayong makita at makausap lahat. Lalong-lalo ka na, Aladdin. Tumakbo si Patria paakyat sa kanyang silid. Malakas niyang sinara yung pinto. Ibinaon niya ang mukha sa kanyang unan at doon niya ibinuhos ang lahat ng hinanakit sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Aladdin at ang mga magulang niya. Walang ginawa si Patria ng araw na yun kundi ang umiyak. Lumipas ang mga araw, laging pumupunta si Aladdin sa kanilang bahay para suyuin siya. Ilang beses din itong humingi sa kanya ng tawad, maging ang mga magulang niya ay pilit din siyang kinakausap. Hanggang napagtanto niya ang isang bagay na kailangan niyang magpatawad at unawain ang lahat. Gaya ng sinabi sa kanya ni Aladdin noon, na kailangan niyang maintindihan kung ano ang rason kung bakit nagawa ng mga ito ang ganoon sa kanya. At dapat wala siyang sinasayang ng mga araw, kundi ang yakapin ito ng buong puso. Kaya naman ang isang araw ay bumaba siya ng kanyang silid at hinarap ang kanyang mga magulang. Kinausap niya ang mga ito at humingi siya ng tawad. Nagpasalamat din siya sa mga bagay na ginawa ng mga ito para sa kanya. Dahil sa pag-uusap niya at ng kanyang mga magulang, pakiramdam niya ay nawala na ang nakadagan na mabigat na bagay sa kanyang dibdib. Kailangan mo na rin harapin si Aladdin, anak. Andun siya sa labas kanina pa sa'yo naghihintay. Wika ng kanyang ina. Sige na, anak. Puntahan mo na. Huwag mo nang pakawalan pa. Segunda naman ang kanyang daddy. Dapat tawa na lamang siya sa mga ito bago tumungo sa labas ng kanilang mansyon. Pagdating niya sa labas ay naabutan niya si Aladdin na nakasandig sa hood ng Mustang na sasakyan nito. Naka-sunglasses ito, nakasuot ng fitted na polo shirt na kulay pink, pants na kulay itim at itim na sapatos. May hawak-hawak itong isang bouquet ng rosas at dalawang fried noodles. Agad na tumayo ng tuwid si Aladdin nang makita siya at nang marinig sa nitong tumikhim. Lumipat siya kay Aladdin at bahagya niya itong hinampas sa dibdib. I hate you, Aladdin Vedasto. I love you too, Patricia Zambales. Please, I'm really sorry. Bakit hindi mo naman agad sa akin sinabi? Because I was afraid. Natakot akong magalit ka sa akin. Pero sa kabila nun, totoo lahat ng pinakita ko sa'yo. Mahal kita, Patria. Mahal na mahal. Tinampal niya ito sa dibdib tsaka kinurot niya sa tagiliran ng lalaki. Ikaw? Nakakainis ka. But it doesn't matter now, Aladdin. Mamahalin pa rin kita kahit sino ka man. Hinawakan ni Aladdin ang kanyang kamay tsaka yun pinisil. Mahal din kita, Patria. Maging sino ka man. And I am ready to spend my life with you. Forever. Papakasalan kita. Ang bilis mo naman. Wala pang ang 2 taon tayo magkakilala. How can you be so sure about marrying me? Hinalikan siya nito ng mabilis sa kanyang mga labi. I'm sure with you. Wala na sa tagal ng pagkakilala o ng relasyon yan. Bakit? Ikaw? Ayaw mo ba akong maging asawa? Oh my gosh! Tatanggi at maging mapili pa ba ako? Mahal mo ko at mahal din kita. Napatawa silang dalawa sa isa't isa. Hinila siya ni Aladdin at niyakap siya nito ng mahigpit. Sa mga sandaling yun, hindi makapaniwala si Patria sa nangyari sa buhay niya. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Aladdin sa pagkaligaw niya sa kanyang buhay at ang lalaki ang tumulong sa kanya para mapagtanto niya ang tunay na kahulugan ng mundo. Makaraan ng ilang araw ay tinanggap na rin ni Patria ang pagiging CEO ng ZX Clothing at sinimulan na niya ang pamamalakad dito. Nung una ay nahirapan siya, pero dahil sa tulong ni Aladdin ay naging magaan sa kanya ang lahat. Hanggang sa unti-unti na rin niyang nakukuha ang pamamalakad ng kumpanya nila. Aladdin is always there to support her. Pinakilala niya ang kasintahan sa kanyang dalawang kaibigan na si Ezel at Manuel. Tuwang-tuwa naman ang dalawa kay Aladdin at naging ka-vibes na mga ito ang lalaki. Wala namang problema si Patria sa kanyang mga magulang dahil tanggap na mga ito si Aladdin bilang nobyo niya. Pinakilala rin siya ni Aladdin sa mga magulang nito.
Noong una ay kinabahan siya, pero nang makaharap na niya ang mga ito ay nawala ang kaba niya. Mga mababait ang magulang ni Aladdin at tanggap na tanggap siya ng mga ito. Minsan ay nakwento ng mga ito sa kanya na tulad nila ay galing din ng mga ito sa hirap. Nagsumikap lamang sila sa buhay kung kaya't narating nila ang rurok ng tagumpay. Tinuruan din siya ng mga ito na dapat magbigay rin ng kanilang mga natamong blessings sa buhay sa mga taong nangangailangan ng tulong at mga nagpapakahirap din para maabot ang mga pangarap nila sa buhay. Yon ang naging rason kung bakit nagsumikap si Patria na magkaroon ng sarili niyang disco bar. Ang kikitain niya sa disco bar ay ibibigay niya sa mga charities. Naisip niya na sa paraang yon makakatulong siya sa kanyang kapwa. Isang hapon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Aladdin. Sinagot niya agad ang tawag nito. Hello? Ba't ka napatawag? Where are you, honey? Nasa office pa ako ng ZX, hon. Pero paalis na rin ako. Bakit? Susunduin kita. Pumayag naman agad siya sa alok na yon ni Aladdin. Pagdating ng alas 5 ay sinundo na agad siya nito sa kanyang office. Sabay silang dalawa na bumaba ng building. Nakakapit siya sa braso ni Aladdin, samantalang inaalalaya naman siya nito. Natagpuan na lamang ni Patria na patungo silang dalawa ni Aladdin sa kanyang sariling disco bar, sa Ria Mix. Nagtataka siyang napatingin kay Aladdin pero kibit-balikat lamang ang lalaki sa kanya. Dinala siya sa loob ni Aladdin at ganoon na lamang ang gulat ni Patria nang makita ang setup ng disco bar niya. May mga nakasinding kandila at nagkalat na mga petals ng roses sa sahig. May hugis puso ring mga rosas sa malaking bouquet at may nakasulat sa projector na Will You Marry Me. Napalingon siya kay Aladdin at ganoon na lamang ang pagsinghap niya nang nakaluhod na ito. May hawak na isang box na may laman na singsing. Binuksan yun ni Aladdin habang nanginginig ang mga kamay. I'm ready to spend my life with you, honey. Noong pinagtanggol mo ako mula sa mga bully sa mall, hanggang sa araw na to, hindi na nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Mas nadagdagan pa nga ngayon. Sigurado na ako. Mamahalin kita. Papakasalan kita. I love you so much, honey. Tatanungin kita ngayon. Papakasalan mo ba ako? Napairap si Patria at pinipigilan ang sarili na maiyak. Oo naman! Of course! Yes na yes! Napatawa silang dalawa dahil sa naging reaksyon niya. Tumayo si Aladdin at sinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Niyakap siya nito ng mahigpit at hinalikan siya ng matagal sa kanyang mga labi. Nagulat na lamang si Patria nang bumukas ang ilaw at biglang napatugtog si Manuel ng musika. Noon lamang napagtanto ni Patria na naroon ang mga mahal niya sa buhay at saksi sa madamdaming proposal sa kanya ni Aladdin. Makaraan ng ilang buwan na preparation ng kasal ay ikinasal na si Aladdin at Patria sa isang malaking simbahan sa Quezon. Naroon ang lahat ng mga panauhin na mahalaga sa kanilang buhay. Ginanap ang kanilang honeymoon na dalawa sa isang sikat na pasyalan sa Bohol. Pagkatapos ng isang linggo ay bumalik na sila sa Quezon para harapin ang kanilang mga gampanin bilang CEOs ng kanilang mga kumpanya. Pagkalipas ng 9 na buwan ay dumating ang araw ng panganganak ni Patria. Napamura na ng sunod-sunod si Patria nang hindi pa rin dumarating sa kanyang rumang asawa. Nung isang araw pa sila nasa ospital, hinintay na lang siyang manganak ng doktor. Lumabas si Aladdin para bumili ng pagkain nilang dalawa nang bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkilab ng kanyang tiyan. Habol ni Aladdin ang hininga nang makarating ito sa kanilang silid. Agad naman itong tumawag ng nurse at doktor at agad naman siyang pinakalma. Pagdating ng nurse at doktor ay agad na siyang dinala sa delivery room. Minura niya na ng ilang beses si Aladdin dahil hindi niya inaasahan na ganun pala kasakit ang mga anak. Nagpakahirap ako ng 9 na buwan tapos mas masakit pa pala kapag mga anak. Samantalang ikaw nang bubuntis ka lang! My gosh, Aladdin! Tili niya habang sunod-sunod na bumubuga ng hangin. Ilang sandali lamang ng kanyang pag-ire ay namayani na ang isang iyak ng bata. Pawisan si Patria habang habol ang sariling hininga. Nanlalabo ang kanyang paningin pero nilalabanan niya. Bago siya nawala ng malay ay nasilayan na niya si Aladdin na karga-karga ang kanilang anak. Honey, saan si Raiden? Tanong ni Aladdin kay Patria nang bumalik ito sa bench na kinauupuan niya. May daladala ang dalawang dirty ice cream si Aladdin. Binigay ito sa kanyang isa. Ayon siya. Itinuro nito ang kanyang anak. Umupo sa tabi niya si Aladdin. Hinalikan siya nito sa pisngi na ikinagulat niya. Han, ano ba? Why? Wala naman yan. I'm just showing my love for you, honey. Wala silang pakialam. Kinurot niya ito sa tagiliran. Kahit na, baka may masabi sila. Hayaan mo silang pag-usapan tayo.
Wala naman tayong ginagawang masama. Napangiti si Patria at tumango sa sinabi ng asawa. Hindi na siya kumukontra pa rito dahil tama naman ito. Baby Raiden, come here. Daddy got you an ice cream. Tawag niya sa kanyang anak. Masayang tumakbo papunta sa kanyang direksyon si Raiden. Agad din itong kinarga ni Aladdin at binigay ang paboritong ube ice cream nito. I love you honey. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Raiden. My heart is full of love. Madamdamin niyang sambit sabay halik sa pisngi ni Aladdin at ng anak nilang si Raiden. Hinawakan ni Aladdin ang kanyang kamay at pinisil yun. Mahal na mahal ko din kayong dalawa ni Raiden. Sobrang importante kayo sa buhay ko. I couldn't live without you two. Napangiti si Patricia sa sinabi ng asawa. Let's go home. May concert ka pa mamayang gabi. Kinindatan pa siya ni Aladdin sabay hawak nito sa kanyang kamay. Oh shoot, muntik ko nang makalimutan. Umuwi silang tatlo sa bahay. Pagdating ng alas 5 ng hapon ay umalis silang dalawa ni Aladdin at iniwan nila si Raiden sa yaya nito. Pagkarating sa Araneta ay hindi inaasahan ni Patria ang dami ng tao na pumipila at naghihintay para sa kanyang concert. Hindi niya akalain na ganoon ang suporta na makukuha niya mula sa mga tao bilang pagiging DJ niya. I'm so proud of you, honey. Congratulations. Namumungay ang mga matang sinabi ni Aladdin sa kanya nang nasa backstage na sila. Thank you, hon. This is for you and for Raiden, and also for my dream. I love you. Hinalikan niya sa mga labi si Aladdin bago siya tumugtog sa entablado at hinarap ang halos 20,000 katao. Hindi akalain ni Patria na matutupad niya ang lahat dahil sa kanyang pagsisikap. At hindi yon mangyayari kung hindi dahil kay Aladdin na ipinakilala sa kanya ang tunay na kahulugan ng buhay. Kaya ang masasabi na lamang ni Patria sa lahat ng mga taong naroon sa kanyang concert ay pahalagahan ng mga ito ang kanilang buhay. Magsumikap para maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. Dahil lahat ng paghihirap at pagsusumikap ay may magandang resulta sa huli. Ika nga, there is no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Wakas, muli po ay maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating kwento ngayong araw. Kaya naman binabati ko po si Ma'am Clara Diamante from Rapu-Rapu, Albay, Celia Magnaye of San Pablo City, Josephine Manigos from Santo Tomas, Davao del Norte, Bernie Mamak from Mandaue City, Cebu, Teotimo Zafe Jr. from Novota City, at kay Ma'am Cheng Jovellanos from Malasique, Pangasinan. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Abangan pong muli ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.